Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang horror film noong 2013 na pinamagatang Contracted. Nagsimula ang movie sa morgue at may ginawang autopsy test sa isang bangkay bago umalis ang surgeon ng gabing iyon. Lumipat ang scene kay Sam na tumatawag kay Nikki at nag-iwan ng voice message na samahan siya pagkatapos ng kanyang trabaho. Dumiretso na rin si Sam sa isang house party at dito niya nakita ang isang niyang kaibigan na si Alice na medyo lasing na. Umorder siya ng inumin at napansin niyang may isang lalaki ang nakatitig sa kanya. Nag-cellphone lang si Sam at maya-maya ay nilapitan na siya ni Riley. Tinanong siya nito kung nakikipag-date pa ba siya sa lalaking bartender. Pero hindi sumagot si Sam at lumipat na ng pwesto. Nakausap ni Sam dito si Zay na matagal na niyang hindi nakikita. Tinanong nito kung nasaan si Nikki pero hindi siya sumagot at hinanap na kung nasaan si Alice. Niyaya siya ni Alice na uminom at tumanggi siya nung una dahil ayon sa kanya ay malalagot siya kay Nikki kapag dumating ito nakikita siyang umiinom. Dito ulit niya napansin na isang lalaki ay nakatingin sa kanya habang umiinom sila ni Alice. Alas 2 na ng madaling araw at medyo lasing na si Sam kaya tumawag siya kay Nikki. Sinabi nitong miss na niya si Nikki at mahal na mahal niya ito. Habang nasa kusina ay nagulat siya sa lalaking kanina pa nakatingin sa kanya. Sinabi nitong kasama niya ang kaibigan nitong nagngangalang BJ. Tinanong din siya nito kung sino ang kasama niya ngayong gabi, kaya sinabi niyang si Nikki dapat pero hindi naman ito dumating. Lumipat din ang scene sa kotse kung saan nakikipaglaro ni si Sam ng injection game sa lalaking nakausap niya. Day 1, after ng party ay nagising si Sam na may hangover pa. Chinek niya ang kanyang halaman na balak niyang ilaban sa isang competition at dito niya napansin na maagang dumating ang kanyang ina. Pinagalitan siya nito dahil late na siyang umuwi at ang ingay pa nito. Pumunta siya sa isang restaurant para makipagkita kay Nikki at sinabi rin niyang medyo masama na ang kanyang pakiramdam. Tinanong siya ni Nikki kung may ginawa ba siyang kalokohan habang nasa party kagabi at sinabi naman ni Sam na wala. Iniba na rin ni Sam ang topic at sinabi kay Nikki na maganda na ang kanilang halaman. Habang nag-uusap ay may isang lalaki ang lumapit sa kanila at sinabing namumukhaan niya si Sam. Pinaalis naman kaagad ni Nikki ang lalaki kaya umalis na rin ito. Nang gabing iyon ay naghanda na ng pagkain ang ina ni Sam at gusto nitong kumain sila ng sabay na labag naman sa loob ni Sam. Kakalipat lang ulit ni Sam sa bahay ng kanyang ina at kahit 10 araw pa lamang siyang nag-i-stay dito ay lagi na sila nag-aaway. Umalis si Sam pero pagkatayo niya ay bigla niyang naramdaman ang sakit ng kanyang tiyan. Tinanong siya ng kanyang ina pero sinabi niya na baka dahil lang ito sa kanyang menstruation. Nagising si Sam na hinang-hina at nakita niya ang mga dugo sa kanyang kama pati na rin ang kakaibang mark sa kanyang katawan. Nag-shower din siya at dito niya nakita ang mas marami pang dugo. Habang tumutulong din siya sa kanyang ina ay napansin nito ang kakaibang mark sa kanyang braso. Habang papunta na si Sam sa kanyang trabaho ay tumawag siya kay Alice at sinabing may hangover pa rin siya. Tumawag din sa kanya si Nikki pero hindi niya ito sinagot at pinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Alice. Ayon kay Alice ay may pumuntang mga pulis sa kanyang bahay at may hinahanap na Brent Jeffy na kasama nila sa party pero pareho naman nilang itong hindi kilala. Dumating na si Sam sa kanyang trabaho at isa siyang waitress. Kumain muna siya bago magtrabaho pero hindi niya nagustuhan ang lasa ng pagkain kaya niluwa niya ito. Nasa restaurant din si Riley at bago order ay nagkaroon pa sila ng awkward conversation dahil gustong manligaw ni Riley kay Sam. Para makaiwas kay Riley ay nakipagpalit siya ng section sa isa pang waitress para hindi na siya magdadala ng order ni Riley sa table nito. Nang magdala na siya ng order sa ibang customer ay may kakaibang tunog siyang naririnig kaya pumunta siya sa banyo. Hindi tumitigil ang kanyang naririnig kaya hindi siya makapag-focus at nawawala na rin sa kanyang kontrol. Pinuntahan na rin siya ng isang waitress at tinanong kung okay lang siya. Nang aalis na siya ay nakita niya sa toilet na dinugo na naman siya kaya nilinis muna niya ito bago lumabas. Pagkalabas ni Sam ay tiyan naman niya ang sumakit kaya pumunta na siya sa ospital para magpa-check up. Sinabi ng doktor na sobrang unusual ng kanyang heartbeat dahil mabagal ito. Kinuwento rin ni Sam ang pakikipaglaro niya ng injection game sa party para mas matulungan pa ang doktor na malaman kung anong kanyang nararamdaman. Although nalaman na ng doktor ang pakikipag one night stand niya, ay wala pa rin itong makitang symptoms kung bakit siya dinudugo. After magpa-check up ni Sam ay pumunta siya kay Nikki. Dito niya sinabi na meron nga siya nakalaro ng injection game sa party at ang nasa isip ni Nikki ay si Riley. Napansin na rin ni Nikki na parang hindi maayos ang pakiramdam ni Sam pero hindi ito nagpapahalata sa kanya. Kinuha ni Sam ang isang bote ng wine para i-celebrate ang kanilang 1-year anniversary pero hindi natuwa si Nikki dahil ayon sa kanya ay parang nabibilis na siya sa kanilang relasyon. Nakipagkita na lang si Sam kay Alice at sinabi nitong parang may mali sa kanyang mga mata. Pagka-uwi niya napansin niya ang kakaibang baho na nagmumula sa kanyang ibaba at ang mga uod din na bumabagsak mula sa kanyang katawan pero hindi niya ito napansin. Tiningnan niya ulit ang kanyang mata at lalo pa itong namumula. Nagsipilyo din si Sam at dito niya napansin na sa kanyang pagsisipilyo ay natatanggal ang kanyang ngipin. Nagising din siya sa kanyang pagtulog dahil sa isang panaginip at nagsimula na siyang magsuka. Chinek siya ng kanyang ina pero sinabi niya na hayagan muna. Day 3 of 3. Nakatulog na si Sam sa toilet at pagkagising niya ay sobrang dami ng dugo. Nang maliligo na rin siya ay nagreklamo siya sa kanyang ina dahil sobrang lamig ng tubig pero pagkapasok nito para tingnan ang tubig ay halos pwede ka na maglabo ng itlog dahil sa init. Nakita rin nito ang itsura ni Sam at nagalit sa kanya dahil sa pag-aakalang gumagamit ng bawal na gamot si Sam kaya siya nagkakaganito. Habang naliligo ay maraming buhok ang nanlalagis kay Sam at pagkalabas niya ay dito siya tinanong ng kanyang ina kung anong ginagawa niya sa kanyang sarili. Hindi naman sumagot si Sam at umalis na. Habang nagdadrive ay tumawag ang kanyang boss at pinapasok siya dahil ang abang waitress ay nakalib. Habang nasa restaurant na ay pinatanggal ng kanyang boss ang kanyang sunglasses at dito nakita ang kanyang mga mata. Habang nasa kusina ay unti-unting natatanggal ang kanyang mga kuko at isang customer ang sumigaw dahil merong ngipin na nakita sa
salad na in-order nila. Umalis na lang si Sam at habang naglalakad ay nakita siya ni Riley. Kinausap siya nito pero sinabi niyang huwag lumapit dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nag-offer naman si Riley na sasamahan niya ito sa ospital pero nagalit si Sam dahil ayon sa kanya ay hindi siya responsibilidad ni Riley at pinalis na niya ito. Sinabi naman ni Riley na nakita niya nakikipaglaro si Sam ng injection game sa party at ang lalaking kalaro niya ay nahanap na ng mga kapulisan. Wala naman pa kasi Sam at sinabing kapag hindi tumigil si Riley sa pagsunod sa kanya, ay ire-report niya ito sa mga pulis na nangi-stalk sa kanya. Habang nasa ospital at naghihintay si Sam sa kanyang appointment, ay tumawag sa kanya si Alice at sinabing ang lalaking hinahanap ng mga pulis ay nakita na. Ngayon ay gustong malaman ng mga pulis ang pangalan ng mga taong posibleng nakatalik nito sa party. Hindi alam ni Alice kung ano ang dahilan ng mga pulis, pero dahil wala nakakakilala sa lalaki, ay hindi rin alam ni Alice na nakatalik ito ni Sam. Sinabi naman ng doktor sa kanya na hindi nila alam kung ano ang nangyayari kay Sam at sinadyas na hintayin nilang ang blood test para malaman kung ano ang sakit niya. Pero unti-unti nang nagagalit si Sam dahil lumalala ng kanyang kondisyon. Tiningnan ng doktor ang kanyang mga mata at sinabing baka infection ito na nakuha niya sa pakikipagtalik sa lalaking nasa party, pero hanggang walang malinaw na resulta ay hindi sila pwedeng magbigay basta-basta ng gamot para kay Sam. Pinagbawalan siya ng doktor na huwag makipagtalik kanino man hanggang hindi pa nila nalalaman ang resulta ng blood test. Dahil sobrang stress na ay pumunta si Sam sa bahay ni Zane para bumili ng pinagbabawal ng gamot at makapag-relax. Dito rin siya pinunta ni Alice at tinanong siya kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Dito na inamin ni Sam na may nangyari sa kanila na lalaking hinahanap ng mga pulis. Kaya dito sinadjust ni Alice na kailangan niyang pumunta sa mga pulis para sabihin ito pero ayaw naman ni Sam dahil magagalit sa kanya si Nikki. Ayaw naman kay Alice ay hindi na ito tungkol kay Nikki dahil kalusugan na ni Sam ang naapektuhan pero nagalit si Sam dito at sinabing matagal na niyang alam na may gusto sa kanya si Alice at nag-aabang lang para maghiwalay sila ni Nikki. Nang pumunta si Sam sa bar ay dito niya nakita ang isang lalaki na may pinatong na notes at umalis na rin kasama ang isang babae. Sinundan niya ito pero pagkalabas niya ay hindi na niya ito nakita. Pagka-uwi ni Sam ay nakita niya ang kanyang ina na may kasamang ibang doktor at pinag-uusapan ng dalawa ang kanyang kondisyon. Pinagbibintangan siya ng kanyang ina na nag-a-addict kaya nagalit siya at gustong umalis pero hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Tinanong siya ng doktor at sinabi kung ano ba ang problema niya. Sa galit ay tinanggal ni Sam ang kanyang sunglasses at sinigawan ng dalawa. Nagulat ang doktor at umalis na dahil hindi niya raw kaya matulungan si Sam. Pumunta si Sam sa hotel kung saan ginaganap ng competition para sa halaman. Pero halata naman sa dalang halaman ni Sam ay malapit na itong mamatay. Kinuha ng lalaki ang kanyang ID at sinabing maghintay lang sa lobby at pagkabalik ng lalaki ay sinabi niyang hindi na siya pwedeng pumasok dahil nagsisimula ng competition kaya nagalit si Sam at hinampas ang halaman sa table ng lalaki. Pumunta si Sam sa apartment ni Nikki pero hindi siya nito pinagbubuksan ng pinto. Nagsimula na ring umiyak si Sam at dito siya sinilip ni Nikki pero hindi pa rin siya nito pinapapasok. Sinabi rin ni Nikki na alam na niya ang lahat dahil tumawag sa kanya si Alice at sinabi kung ano ang nangyari. Pinaalis siya ni Nikki at sinabing hindi na siya interesado kay Sam. Nagalit si Sam at sapilit ang pumasok at dito na niya sinakal si Nikki. Pumunta rin si Sam sa bahay ni Alice at dito tinanong kung bakit sinabi ni Alice kay Nikki ang lahat. Ayon kay Alice ay para din ito sa kapakanan ni Sam dahil kailangan na niya ng tulong. Nang pinapaalis na siya ni Alice ay hinabol niya ito kaya kumuha si Alice ng kutsilyo para matigil sa paghabol si Sam. Pinakalma naman ni Sam si Alice at hinaligan ito. Pero maya-maya ay hinabol ulit ito ni Sam at sinimulang saksakin at kagatin sa leeg. Humingi muna ng sorry si Sam kay Alice dahil kailangan niya itong gawin dahil sinira na niya ang kanyang relasyon kay Nikki. Pagkatapos ay pinatay na rin ni Sam si Alice. Kinuha ni Sam ang kanyang cellphone at tinawagan si Riley para papuntahin ito sa bahay ni Alice. Habang nabiyahe na si Riley ay nag-makeup naman si Sam para magmukhang normal ang kanyang itsura kahit papaano at pagkatapos ay tinago din niya ang bangkay ni Alice. Pagkadating ni Riley ay nabutan siya nitong nakaupo sa sofa. Umupo din si Riley at tinanong kung nasaan si Alice. Sinabi naman ni Sam na nasa likod lang ito ng bahay. Humingi ng sorry si Sam sa inasal niya kay Riley at sinabing may gusto din siya kay Riley. Di naman alam ni Riley kung anong sasabihin pero hinalikan siya ni Sam at naglaro na sila ng injection game. Habang ginagawa nila ito ay may makikitang may lumalaglag na uod sa sahig. Nang makita ito ni Riley ay nasuka ito at tinanong kung anong meron kay Sam. Napansin din ni Riley na may kakaibang mark na sa kanyang katawan at nahawahan na siya ni Sam. Habang nasa CR ay dito rin nakita ni Riley ang katawan ni Alice na nasa bathtub. Umalis na rin si Sam sa bahay ni na Alice at habang nagdadrive ay tumawag siya sa kanyang ina pero habang nag-uusap sila ay nawala ng malay si Sam. Naaksidente si Sam kaya may mga pulis na rin ang dumating para puntahan siya. At dito nagising si Sam na parang zombie na at tinaatake ang mga taong lalapit sa kanya. Dumating din ang kanyang ina at sinabing magiging okay din ang lahat pero tumakbo siya papunta sa kanyang ina habang ang kanyang ina naman ay sumisigaw sa takot. Dito na rin nagtatapos ang movie na Contracted. Maraming salamat sa panonood.